O, kagabi ay birthday celebration ni Boy P. Eh, nakapagligpit na kami ngayon. And hindi ko pwedeng palagpasin yung pagkakataon na matest ride natin tong Avenis na to kay Boy P. Hiramin muna natin bago tayo mawi. Lazadik, andito pa eh. Boy P, meron ng Avenis. Ganon kabilis oh. Mahiram agad oh. Wala pa bang pangalan yan? Hindi ko alam ang pangalan din eh. Ayan, ipapangalan mo. Avenis nga lang tawag ko sa kanya eh. Pero gusto ko yung pangalan eh. Tanong mo sila parang magandang pangalan. Oh, ano kayo? Comment down below kung anong magandang pangalan daw doon sa Avenis ni Boy P. O yan. Mag-suggest kayo tapos pipili kami. Paano? Ano ba yung review mo ba yan? Review! Tsaka test ride. Ito na yung pagkakataon eh. Oh, ano yan? Basta mag-enjoy ka. Masarap gamitin yan. Oh, sige. May gas pa ba yan? Meron yun, matipid yun. Oh, sige. Pinahiram tayo ni Boy P na ang kanyang Avenis. So, re-reviewin natin siya ngayon kasi ito na yung pagkakataon eh. Hanggat meron tayong pagkakataon na ma-review natin yung mga motor ng mga kaibigan natin, testingin natin. Testingin na natin siya muna dito habang papunta tayo dun sa mismong bypass road dito sa may Plaridel, Bulacan. Para sa akin, for daily, okay to. Pero dahil long ride yung laging ginagawa natin, mas masusubukan natin to pagka pinahiram tayo ng Suzuki nito. Pero ngayon pa lang, testingin muna natin kung kaya nyo bang ibigay yung arangkada na hanap ko pagka kailangan umovertake. Lakas ng preno. Oh, bigay agad yung preno. Overtake tayo. Hoy! Tantsado ko naman. Malakas, malakas yung arangkada niya. May bibigay niya kagad yung gusto kong pag-o-overtake. Oh, sarap ah. Sarap niyang gamitin. Ang laki pati ng upuan. Komportable. Tapos kung sa sitting position, okay naman siya sa akin. Hindi naman siya ganong kataas. Hindi rin siya ganong kababa yung manabela. Para lang din akong nakasakay sa Honda Beat na malapad yung upuan. And magaan siya. Laki ng legroom ko kung nakikita nyo. Laki. Nice. Smooth na smooth. Hindi tayo, hindi ko na tayo. Ito na yung papunta mismo ng bypass road, which is madadaanan din natin yung DC moto. Woo! Mukhang matigas ang gulong nito ha. At tumatagtag, ramdam ko. Pero malambot yung upuan, tsaka yung play ng shock, okay naman. DC moto by DC Monorack. Nakasave sila, 10% off. O yan, dito, tigil tayo dito para may pakita ko muna sa inyo tong Avenis. So ito ang Suzuki Avenis 125cc. Tingnan muna natin siya sa itsura. Yung taillight niya, ang gandang tingnan. Kahit na hindi siya yung buo dito, ito lang magkabila. Pero kitang-kita yung starter niya kahit na umaga. Nakahiwala yung signal light niya dito. Hindi siya naka-integrated dito. Kung makikita nyo ang itsura, marami na rin nakakapagsabi na ang itsura niya ay nakangiti si Donkey. Palagay nyo, magandang pangalan niyan, Donkey. Ang sukat ng gulong niya sa harap ay 1990 na 12 inches yung bilog. Tapos siya ay naka-disc brake pero wala siyang ABS. Missing caliper. Ang likuran gulong naman niya, ang sukat ay 90 by 100 na 10. Mas malaki yung harap ang gulong kasi 12, ito 10. So ano bang paliwanag, bakit maliit lang yung gulong ng Avenis at saka ng Suzuki Bergman Street. Kung napanood nyo na yung dati ko pang video, tinanong ko yung isang representative ng Suzuki, bakit nga ba maliit? Kasi dahil 125cc lang siya at kailangan nyo ng arangkada, kaya niliitan lang yung gulong. So kung papalta mo siya ng mas malaki, ng 14, magiging hirap siya sa arangkada. Lalo ganito yung structure ng kanyang chassis or yung mismong kabuwang ng motor na medyo malapad. So shock niya, single shock sa likod. Meron na siyang tapalodo rito. Hindi siya liquid-cooled, air-cooled lang siya. At ito naman yung upuan niya, which is napakalaki. For me, komportable siyang upuan. Kahit meron ka pang backride, eh malaki din yung kanyang upuan. Ang kaibahan niya sa Bergman Street na isang nakita ko, which is yung kanyang gas tank cover. Kung magpapagasolina ka, hindi mo na kailangan buksan yung upuan. So ito na. Nasa labas na kagad, nasa likod. So para buksan yan,
kunin natin yung susi. And andito yung kanyang susian. Yan, so diyan ka magpapagas. At meron na rin namang ginawang bracket si DC Monorack kung gusto mo siyang lagyan ng top box, which is lifetime warranty. At yung sukat ng bracket niya is meron na talagang nakasadya na butas para every time na magpapagas ka, hindi mahahagip nung top box at saka ng bracket yung takip mismo ng ating gas tank. So ang gas tank niya, ang capacity is 5.2 liters. At pagbubuksan naman natin yung upuan, yung bukasan niya is dito sa mismong susian. So naka-off siya, ikot lang natin siya ng counterclockwise. And bubukas lang yung upuan. So makikita nyo, laman ng ating seat storage is siyempre thirst, tubig. Sobrang init eh. Tapos yung ating 360 camera, tsaka extra battery sa ating camera. Yan lang naman yun naman. Pero malaki ha. Kung itong thirst, ilagay ko siya dito sa may harapan, sa hook. Every time na malulubak tayo, lagi yung tatama dito. Oh. So para mas safe, dito. Yung sa Bergman Street kasi, dito nandito yung mismong gas tank niya. Yung kung magpapagasolina ka. Yan. Tapos isa pa yung napasin ko dito, yung glove box niya, kung makikita nyo dito, malalim. Sukatin natin siya sa cellphone. Kating cellphone natin, kasyang-kasya niya. Pero syempre, hindi tayo magtitiwala na dyan natin ilagay yung cellphone kasi wala siyang takip. Pero dito, sa kabila, napakalalim din, halos kasya oh. At meron siya dito yung USB Type-A na charger. Unlike kasi sa Bergman, is kailangan mo pa ng adapter dahil naka-cigarette na charging slot. Dito, rekta USB na. So, pakita ko sa inyo. Buksan natin. On. Oh, ganda. Kung makikita nyo, umilaw na yung sa mismong saksakan ng USB. Tingnan din pala natin kung tong USB charging slot is quick charge. Buksak natin yung cellphone. Tingnan natin kung anong lalabas. 98%. So, walang lumalabas na quick charge sa kanya. So, itong charging slot ni Suzuki Avensis is hindi siya quick charge. So medyo matagal-tagal siyang mag-charge pagka yung mga latest na cellphone yung gamit nyo. Pero okay lang din naman kahit di siya quick charge. At least habang bumabiyahe ka, sina-charge mo na yung cellphone mo dyan ng safe. Tapos takpan mo na, diba? So for me, yung suggestion ko sa Suzuki is gawin nilang quick charge yung kanilang mga charging slot na USB. Nang sa ganun, syempre para mabilis din mag-charge yung mga cellphone na gamit natin or devices. Pagdating naman dito sa kanyang display, kung makikita natin, trip A, trip B, tapos meron ditong odometer, total odometer, yung tinatakbo nito is 129 kilometers pa lang. Yung oras niya mali, kasi ang oras na natin ngayon ay 10:33 to 49 yun dito. Hindi ko lang alam kung paano papaltan pa yan. Tapos meron pa tayong 3 bars ng gasolina, and average consumption niya is 45.6 kilometers per liter. Napakatipid. Tapos meron na rin siyang voltmeter. Reading niya is 12.5. Dito sa kaliwa is headlight switch, which is lagi lang siyang naka-on, pero high and low yun nandito. Signal light switch andito, then sa ilalim yung horn. Napaka-cute ng busina. Pag nag-signal light ka, malalaman mo kung kaliwa o kanan. Kasi unlike nung ibang motor, meron man siyang signal light indicator, pero magkasama na. So hindi mo alam kung kaliwa o kanan ba yung sinignal mo. Dito alam mo kagad kung kaliwa o kanan. Tapos ang isa pang kagandahan na nakita ko dito is para siyang big bike pagdating sa start button, kasi meron siyang kill switch. Ito oh. Alam ba? Oh, start natin. Yan. Tapos pagka gusto mo siyang patayin, yan. So pwede mo nang patayin yung makina na hindi dito sa susian or hindi dito sa side stand, kasi meron din siyang kill switch pagka nakababa yung side stand siya. Hindi mo siya may start pag nakababa. Oh. Pero pag tinaas mo na siya, yeah. And pakita ko sa inyo, sa height kong 5'4 ay lapat ako pagka medyo nasa harapan akong upuan. Yan. Pero pag umupo ako talaga, nang talagang dito sa medyo dulo-dulo na, eh medyo tiyakad ako dyan. Yan. Pero manageable naman kasi magaan lang naman siya. O, habang nandito tayo sa tabi ng kalsada, ay testingin muna natin siya pagdating sa mga lubak-lubak. Oo. Ayos naman siya. Kasi komportable yung upuan niya, makapal and malaki. Uy! Uy! Ayos! Maganda, maganda, maganda. Wow. Sige, testing ba natin? Oh, portable pa rin siya kahit dito sa may parting lubok. Balik na tayo sa kalsada. Testingin natin siya sa bypass road. Kung gano'n siya kabilis kunin yung 0 to 60 hanggang 80. And kung anong top speed dito. Dadaan nga din pala ako ng DC Monorack ngayon. Mukhang maganda tong kalsada sa kaliwa ah. Dito tayo. Testing lang tayo dito sa kaliwa.
Siguro, kasi na yung kalsada na yung haba na yan. Okay. Okay, in 3, 2, 1. 10, 60, 20. 60. Medyo mabagal na siya pagdating ng 60. Oh. Medyo doon lang siya bumagal. Pag umabot na siya ng 60, medyo doon na siya medyo mabagal umangat papunta ng 80. Pero all goods na to, kung pang everyday lang naman na gamit. Ah! Boom! Ah! Boom! Umano yung camera ko. Ang taas pala nun. Punta na tayong DC Monarch. At bibisitahin natin. Tagal na rin akong dinakabisita ron eh. Ang kagandahan pala din dito sa brake niya, sa kaliwa, yung sa likod, meron siyang lock. Para pag halimbawang nakaparking ka sa pataas, eh hindi siya basta-basta mawawala yung brake. Parang sa Honda Beat ko rin, ganun. Park brake, kung tawagin ba yun. Ito, malapit na tayo sa DC Monorock. Uy, laki nyo nang pinagbago rito ah. Uy, may gate na. Apa, yung bahay pala dito ay kanila na ata. Yun oh. Mas lumaki na ngayon, ang dami na nilang ano. Ito kayong paradaan ng motor. Uy, may ADB 160. Hello, tita! Long time no see! Yeah! Blooming na blooming ka ngayon ah! Hello! Tao po! Mamas ko po! Ay, pinagsaraduhan ako ah! Hello! Wala kang pasok? Ha? Kung maririnig nyo, eh syempre, panay grinder pa rin yung naririnig natin dito. Pero mas malaki na yung gawaan nila oh. Mula nung una pa akong pumunta rito, dati ito pa lang eh. Tapos sumunod yun dito. Tapos ngayon, ito yung dating basketball court. Ngayon, ganyan na kalaki oh. Ito siguro, magiging warehouse siya na ito. Hello po. Pag napunta ako dito, ito yung ginagawa kong tulugan. Hello po. Hi. Bago aso to ah. Laki na ng pinagbago ah. Doon ako dati natutulog pagka wala akong uuwi yan eh. Kamusta naman? Ay! Eh, nahihiya ka pa ngayon ha? Oh, tutor tayo ni tita. O ano dyan? Ah, yun na pala yung laser cut. Dati, nagpapa-laser cut pa kayo yun o. Kaya ngayon, mahirap nang gayahin. Oo, hindi na magagawa. Hindi na kaya. Ito na yung mga bagong design kasi ngayon. Yun o. Mahirap nang gayahin yan. Hindi na kaya yan. Si Bro Jomar. Uy. Grabe, laki na ng kayamanan mo ah. Nakita ko kasi may ADB 160. Ngayon natin yan. Sige. Grabe, laki na oh. Dami na bago. Dami na bago. Pinunta ko ngayon dati tinutulugan ko eh. Iba na pala dun eh. Iba na. Meron pa ba akong tutulugan dito? Pagka ano? Meron na. Meron dito. Ako po na dati. Lahat dyan? Sige na mama. Saka yun dyan. Pali. Isa pala. Isa lang. May guest room. Kala ko wala na akong space na tutulugan pagka ano eh. Grabe, layo na eh. Pero nasa lupa pa rin yung paa niya. Hindi pa rin nakakalimot. Kahit naman tayo, nandito pa rin naman tayo. Time check mga kabakbak. It's 6 PM and medyo ginabi na tayo dahil dun sa ginawang bracket para dito sa Suzuki Avensis ni Kuya Boy P. Hindi na kailangan tangganan yung grab bar. Rekta na oh. Tapos kung makikita nyo yung sa gas tank cover, hindi naman matatakpan oh. Yung palang ginamit nating ADB 160 ay kay Bro Joms. Ayan, dito natin hinram. And yung Click 160 dito rin. Eh, wala pa si Bro Joms. So, isasoli ko na lang yung susi dito kay Madam. Tao po! Si Jom wala. Ito po, soli ko na yung susi ng dalawang motor. Ano nyo na yan? Yung ADB tsaka Click. Ah, thank you po. Ano, Kylie? Yung motor mo, charge mo na. Wala nang charge yung ano mo, H2R. Yun. Testing nga natin, buksan natin ha. Yun oh. Okay, thank you bro. Sige. Alright, let's go. Next time na lang ulit ha. Sige. Salamat. Tita, tito. Bye bye po. Sige, salamat po. Ngayon, dadiretso na tayo kay Boy P dun sa may shop para makipagpalit na ako kay Jen ng aking motor. Pero hindi ako makakapayag na hindi ko matest maigi yung top speed nito kung hanggang saan ba, kasi hindi natin matest kanina eh. Ayos yung ilaw nito ni Avensis ah, malinaw na oh. Kahit hindi siya naka mini driving light, for me malinaw na to sa stock light.
stock headlight doon natin dalhin sa may mahabang tuwid doon, yung pinagtestingan natin nung ADB at saka nung click. Ay, wah, dito na tayo sa testingan natin. Dito natin malalaman sa Abenis kung hanggang saan ang kanyang tooling. In 3, 2, 1, go! Sixty, 70, 80, 90. Hirap na siya pagdating ng 90. 95 hanggang 96. 97. 98. Wala, 97 lang siya naglalaro. Tsaka 98. Oh, 97, stable. Wala nang bitawan sa throttle, oh. 97. Yun, ganun katuling po si Abenis, 97 kilometers per hour. So ito ay tamang-tama sa mga hindi naman gaanong bumabakbak at gusto lamang ay chill ride. Ito yung bagay na bagay sa inyo, lalo na sa mga babae na hindi naman ganung bumabakbak lalo't gumagala-gala lang. Okay na to si Abenis. Pag-asulinahan na natin to, tapos ay diretso na tayo sa first time moto. Ay, wah! Time check mga kabakbak, 7:30 PM. Dito na ako lumabas malapit sa dating first time moto. At kasi ay, ayan, gamit ko na si Bisti ngayon. Nagpalit na kami kanina ni Jen. Kasi dumaan ako dun sa apartment nila Kuya Boy P. Gawa nang nag-alangan ako na dumaretso ng first time moto main dahil baka sarado na or nakauwi na sila sa apartment. And buti na lang, pagdating ko dun ay naabutan ko si Bro Genesis, si Initial Jen, na nandun na at dala na yung motor ko. Kaya dun ay nagpalit na kami ng motor. So ang dala-dala niya na ay yung Abenis. At ngayon nadala ko na si Beastie. Medyo nanibago agad ako. Pagsakay kay Beastie parang ang baba-baba. Parang sobrang baba ng motor. Yung mga sinubukan ko motor ay medyo mataas. At medyo tiyakad ako. Dito naman kay Beastie ay nabababahay na naman. Andito tayo sa lubakan. Ramdam na ramdam ko na naman yung lubak na sinasalo ng aking katawan. Ayan pa! Lug! Ayun ako. Iba talaga pag nakasakay ka na ng ADB 160 eh. Iba na yung pakiramdam eh. Ang sarap na sa pakiramdam eh. Na kahit anong lubak, kahit daanan mo eh hindi naman ganong ramdam. Ngayon na bumalik ako kay Bisti, konting lubak lang, ramdam ko na naman. Bumalik pa ako ng DC monorock dahil may order sa first time moto ng DC monorock bracket. Eh ito, kinuha ko para diretso na agad dito bago ako umuwi. Oh, andito pa sila. Opya, yeah. Delivery time. At saka dadaanan ko pa rin kasi yung aking mga gamit at wala yung top box ko. Nandiyan pa. Delivery po. Delivery. Ayan, kuya. Kuya. Ito na po. Bye-bye. Ride ah. Oy, pag-usapan na natin. Tara, mag-ano na tayo. Ano to, ba't tanggal? Para merong audio sa harap, merong audio sa likod. Pagka ito lang, hindi ka maririnig eh. Ah, tapos ikakabit mo? Oo, pagka nagra-ride na ako. Ganun. Ganda talaga ng pag-awide nyo, no? O, 2 Hero 10 for sale. Swap sa... Bye-bye. Sige. So, pauwi na rin naman mga kabakbak. Magpapagas lang ako dito sa madadaanan ko. And kita-kits tayo ulit sa susunod na vlog. Maraming salamat! Hanggang dito na lang itong vlog natin at dito ko natatapusin. Ride safe, stay safe sa inyo lahat. God will always provide. Aywa! We're going away and get your back. Decision is made. Lock your door, need no more. It's already paid. Cancel your mail for a while. It's a journey.